That's him. Let's go say hi. Hi, David. Hey, Sophie, how are you? I'm good. Kailan ka pa? No, 15 minutes pa lang. Have a seat. Sure. Okay, so I hope you like it. Oh my gosh, you can't wait. Shanda, this is perfect. Here. Tapos, so nice. Everly, where the hell are you? So I hope you like it. At wala nang room for revisions. Wala na. It's perfect. Sobrang galing mo talaga, Dave. Eh, syempre. Wow. This is amazing. So okay na tayo. And I'm sure sana wala nang night revisions para... Well, hello there. Saya-saya niyo, ha? Nina. I'm Dana Wong Chow, and you are? I'm Sophie. Oh, Sophie. Dana, what are you doing? Ano ka pa nakakahiya? Ano nakakahiya kayo? Nakakahiya. Akala ko sinasabi mo, busy ka sa trabaho, yung pala kung sino-sinong dinidate mo. You? Dana, stop! You stop! Hindi talagang masasampal kita, ha? Excuse me? Dana! Ano ka ba? Dana, what are you doing? Dana! Dana! Oh, stop! Please! Sophie, okay? Wow, Patrick, you're here. Of course. Partners in crime talaga kayo ni David. Dana, wow. Sophie's my sister. Papagawa lang siya ng house sa amin ni David dahil parating na ang husband niya from the UK. UK. Anak, nakahanap ka na ng abogado? Meron na. Gia, kailangan ba bang umabot sa ganun? Hindi naman magiging madali ang paghahanap natin sa anak mo kung ako lang dito hari mo. Sorry, wala ko ng tubig. Paliwanag mo sa akin ang buong katotohanan. Para tama ang pagkilos ko sa pagdemanda ko sa'yo. At sa pagbawi ko sa anak ko, kung saan ma siya napadpad ngayon, nang dahil sa'yo. O sige na, kapatid na niya si Patrick. Ako na mali, okay? Sige, okay, ako na mali. Hindi na yan kasi ang problema sa'yo eh. Gumagawa ka ng mga damage sa mga bagay na hindi ka naman sigurado. Akala mo kasi lahat ng bagay na sinisira mo, madaling ayusin. Kasi ako na naman may kasalanan, David. Ikaw, ha? Ako na lang palagi mali. Ikaw naman kasi talaga palagi ang mali. Ha? So paano? Is that how you're gonna raise Michael? Ha? Ganyan mo siya papalakihin? Kung kinakailangan, oo. Para hindi siya maloko ng kung sino-sino. Okay, since you're already here, pag-usapan na natin yung problema natin tungkol kay Michael. Sige. Kahit weekends lang, okay na sa akin. Never in your dreams, David. Okay, Tina, what do I have to do para makasama ko si Michael? Drop all your legal cases against me. Drop the annulment at yung pinapangarap mong custody case because it will go nowhere. Okay, fine. Yun lang? Then yes, para makasama ko si Michael. Gawin mo muna and then we'll see. Sige, pero paano kung lokohan na naman to? Then you get a dose of your own medicine. Para maramdaman mo kung paano maloko. You know what, Miss Gia? May kabaliwan na rin, ano? Can you imagine? Kiniklaim niya na anak niya si Michael. Wait, what? Oh, nagpa-DNA test. Kalain mo yun? Ang kapal na mukha. Ginagawa niya lahat para makuha ko ulit. No. Hindi ganyan si Gia. Lumayo na siya. Tinalikuran na niya ako. Tapos din ang tagal na nun. So, kailan mo makakalimutan yun? Sabihin mo sa akin, paano ko makakalimutan? Ha? Pagkapanak mo
sa Cebu, Gia. Pumunta doon yung pinagkakautahan ko. Sinisingin nila ako. Nakita ko sila. Mukha talagang hindi ka sasantuhin sa itsura. 4 milyon ang sinisingin nila sa akin. Diyos ko, napakalaking halagang pera naman pala yun. Tapos lumawas ako sa Dragon Empire. Para humingi ng tulong kay Kuya Adam. Pero hindi na ako nakaabot doon. Dahil pinigilan ako ni Madam Lucy. Dalhin mo sa akin ipapagamot ko. Talaga ho? Oo. Pati si Gia, ipagamot mo na rin. Nakakahiya naman eh, baka kung anong masamang mangyari sa kanya, ako pang masisi. So magkano bang kailangan mo? 3 million? Mama, malaki tulong mo sa amin. Pero, iwan mo sa akin yung bata. Huh? 5 million. Iwan mo sa akin ang baby. Yung mga panahon na yun, maluba ang anak mo, Gia. Sabi sa akin ni Madam Lucy, ipapagamot daw niya yung baby. Kaya ako binigay. Kapalit ng 5 milyon. Yung 4 milyon, ang bayad ko sa pinagkakautahan ko. Yung 1 milyon, dinagdag ko sa papagamot mo sa ospital, Gia. Yung natitira naman, ininvest ko sa negosyo mo sa Cebu. Sa J. Estrella Fernicrafts. Tapos nila ko yung baby sa Maynila. Dahil tumawag sa akin si Madam Lucy, kay Carol ko daw ibigay, sila daw ang bahala. Kay Carol mo ba mismo inabot ang sanggol? Oo, ate. Yung Carol na yan, yan yung kaibigan ni Lucy na mukhang Christmas tree sa dami ng nakasabit sa katawan, yun ba? Sangkot pala si Carol kung ganun. Pinuntahan ko na rin siya, ate. Sabi ko sa kanya, aminin niya ang mga nangyari. Pero tinanggi niya, wala daw siyang alam. Bukod kay Carol, may iba pong bang nakakaalam na sa kanya mo inabot yung bata? Meron. Madam? May panagawa pa po kayo? Wala na, sige na. You may go. Oh, sige. Thank you po, madam. Good night. Evening, sir. Yeah, evening. Oh. No, I'm still away. Sige na, mauna ka na. Marami pa ang kailangan tapusin. Oo. Pwede mo naman gawin yan bukas. Nag-leave ako bukas. Ng 3 to 5 days, pupunta kami ni Tim at ni Carol sa Bali. Wala. Biglaan lang. Bali? Denisha? I need a break, Adam. Hindi mo alam ang emotional turmoil na pinagdaanan ko these past few days. Well, yeah. Things happen. I'm sorry it caused you a lot of stress. Actually, lahat tayo naapektuhan. Yeah. So, tayo na lang kita. Sabay na tayong muwi. Sige na, matatagalan pa ako dito. Mauna ka na. Dinner? You can have something delivered. What do you want? I told you! I need a break. Okay. Yeah, sure. Tain na lang kita sa bahay. Take care. Okay. See you. Dana. It's Michael. In the room. Tinatapos lang yung homework niya. Homework? Pa, okay lang yan para masanay. Bata pa lang, matuto na ng disiplina tsaka good study habits. Okay. Spoken like a true one. Gusto na. Pagkatapos nung ano kahapon. Pagkatapos nung DNA drama? Wala yun pa. Nabigla lang ako. But I'm fine now. And I'll be fine just as long as I have Michael. That's good to know. Okay.
See you guys. Enjoy. Natatangahan lang kasi ako sa sarili ko. Bakit kaya ganun, ano? Kahit na nasasaktan ka, nagmamahal ka pa rin. I hate David so much, but then I still love him. Yung mahal lang niya si Michael. Lahat ng ginagawa ko, kung hindi ko naman siya ipitin kay Michael, hindi ko siya makikita, ni hindi ako hinahanap, ni hindi ako hinahabol.